pa nagkaroon ng mga tao sa lupa. Mayroon nang mga sirena at siyokoy sa dagat. Sino sa inyo ang kumuha ng mahiwagang perlas? Magsalita kayo! May kapangyarihan silang pagalawin ang tubig. May kapangyarihan din silang kausapin ang iba pang mga nilalang sa tubig. Perlita! Bumalik ka na sa kaharian niyo! Saglit na lang. Gusto ko lang silang makita. Mapanganib dyan! Mapanganib sila! Perlita! Nasa pag-aari ng namumuno ng kanilang karya ang isang bagay na may kapangyarihan magbigay ng mga paa sa mga sirena. Tara na! Sa ilalim ng dagat, nandoon ang kanilang karya. At napapalamutian ang kanilang kaharian ng iba't ibang hiyas. May emerald, ruby at saka diamante. Wala na dito yung sa libro ko eh. Ayaw mo nun, mas marami ka pang alam kesa dyan sa libro mo. Mapapagalitan ako ng teacher ko. Sasabihin niya, nag-iimbento ko. Ofelia! Andoy! Kakain na! Tara na! Andiyan na po! Andiyan na po! Magugas ka ng kamay mo ha? Opo! Perlita, alam mo ba ang kapag-usahan ng ginawa mo? Opo, Lola. Walang sinisino ang batas ng karagatan. Saan nyo? Huwag ang anak ko! Naging pabaya ako. Hindi ko siya nagabayan. Hindi ko siya nabantayan. Sige. Oo, oh, yan. Ito yan. Kain na tayo. Kain na po tayo. Umiyan na ako. Hintay ko na po si Victor. Ay, hindi mo naman sinabing dito kakain si Victor eh. Sana na ipaganda ko ng espesyal na ulam. Hindi naman humasela niya asawa ko, Lola eh. Okay na ho sa kanya yan. Talagang okay na okay sa akin yan. Uy, Victor! Magandang gabi po, Lola. Kawa ka ng Diyos. Ako. May danggit ako. Mabagong danggit. Sinabi ko naman sa asawa mo eh. Kami na ni Ando yung bahalang kumuha doon sa nakabilad na danggit. Ito naman, parang yun lang eh. Dati ko nang ginagawa yan. Ay, nako. Iba't sinabi ko naman sa'yo, Ofelia, na huwag kang magpapagod. Baka kumapani yung baby natin. Kain na po tayo. Ito muna, magdadasal pa tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nay, sakit pa po ba? Ang mga latay na yan, ang magiging leksyon mo na iwasan ng mga tao. Tao ang pumatay sa tatay mo. Perlita, anak. Hindi na baling ako yung masaktan. Huwag lang ikaw.
pag may nanakit sa'yo, o pag nawala ka sa'kin, gagawin kong lahat para magsisi at magdusa ang sino mang may gawa na. Lola, huwag kayo masyadong magpapagod, ha? Oo. Ako bahala. Lola, ha? Talaga na? Kailan po ulit kayo babalik dito, Kuya Victor? Kung pwede nga na sana, eh. Araw-araw. Andoy. Sa Sabado, ha? Tapos magluluto ko ng bigo. Dadamihan ko na rin pambenta sa palengke, ha? Ofelia, kailangan mo pa bang gawin yun? Ay, sayang naman kasi kikitahin ko, Victor. Pandagdag din sa tuition ni Andoy, eh. Hindi ba't sinabi ka na naman sa'yo? Ako nang bahala dyan sa bayo kong yan. Ay, ako nang bahala sa kapatid ko. Dahil yun ang pangako ko sa nanay at tatay. Lola, uli na po kami. Kawang kayo ng Diyos. Lusog! Sasarap! Lusugo! Mahal na prinsesa! Patawaran niyo po ako! Hindi ko po pwede sumay na utos ng reyna! Opo! Opo! Pag nalaman to ng mahal na rin, alam mo na kung anong mangyayari sa'yo. Mama! Patawad ka! Patawad! Iho! Ah, Mama! How are you? How are you? I'm good. Ofelia, kiss ka rin, Mama. Hello po. Oh, di sana nagpa-drive ka na lang para hindi ka napapagod. It's okay, Mama. Okay lang, malapit lang naman ang Batangas. At ikaw naman, baka kung ano pang mangyari dyan sa dinadala mo, pabalik-balik ka pa kasi sa bahay niyo sa Batangas. Sariwa pong hangin doon at saka mas makakabuti po sa akin. Pero mas mapapanatagal loob ko kung dito ka na lang. Baka kung ano pang mangyari sa apo ko, eh. Oh, ano pang iniintay niyo dyan? Ipasok na sa loob ang mga kagamitan. Kumain ka naman ng karne. Baka paglabas ng apo ko, malnourished. Palibhasa, nasanay ka kasi nadanggit ng kinakain. Ah, ano mo ba itong si Mama? Excited na sa magiging anak natin. Mama, huwag kang mag-alala. Pupunoyin namin ng mga apo nyo ang bahay na to. Dapat lang. Gusto ko na talaga maging full-time lola. And it's time that my son took full control of our shipping business. Naku, Mama. Kaya ko naman eh. Ikaw lang itong ayaw magpahingay. Ano naman ang gagawin ko dito sa bahay? Maghihintay na lang ako na magkaapo. Don't worry. In 6 months, Mama. Try this kare-kare. Baka mas gusto mo yan. Haluan mo ng bagoong. Ako na lang. Hindi, okay. Pasensya na po. Estupida! Mama. Hindi ikaw. Siya! Over the years, the Mendez Shipping Company has provided first-class marine transportation service bridging the Philippine Islands. We not only transport cargo, but also the fulfillment of your dreams. And today, the vision of my late husband continues as we launch the first of Mendez Shipping's passenger fleet, the MV Aurora. Here's to the future. Cheers. Mr. Jones. Hi, yes. Hi, how are you? How are you? Thank you. Why don't you show him the rest of the ship? Mama, we're sorry we're late. Galing pa kami ng bedya. Sana nagpaiwan ka na lang sa bahay. Mama, wala siyang gagawin sa bahay. Mabobore siya dun. Oo, pero mapapagod lang ang asawa mo dito. At baka mapano ang baby niyo. Ayaan mo, papahatid ko siya sa driver. Okay? Okay lang, Victor. Uwi na rin ako, Mama. Ako na mag-aatid sa'yo. Tutuloy na kami, Mama. Yeah. Nice passage. Oh, nice of you to come. Yes.
Sinabi ko naman sa'yo, dapat hindi mo na lang ako sinama doon eh. Yan tuloy nangyari, parang napahiya pang mama mo. Ofelia. Alam ko naman na hindi pa rin niya ako matanggap hanggang ngayon eh. Hindi totoo yan. Mahal ka ni Mama. Hindi, Victor. Mahal niya magiging anak natin. Pero umaasa ako na sa pamamagitan ng magiging apo niya, matatanggap na niya ako ng buong puso. Ofelia, mahal na mahal kita. Hinding-hindi ko hayaan na may makasira o humadlang sa pagsasama natin. Pangako yan. Prinsesita, kung ano man yung pinabalak mo, huwag mo nang itutuloy. Ha? Huh? Hindi ko na uulitin yun. Nagparusahan si inay ng dahil sa akin. Perlita, apo ko. Apo ko, darating ang araw, ikaw ang magiging reyna dito sa kahariang ito at dadaan ka rin sa mga pagsubok. Ano pong pagsubok? Tulad ng pinagdaanan ko, nang pinarusahan ko ang iyong nanay dahil sa iyong ginawa. Pero paano mo po nagawa yun? Hindi niyo po ba mahal ang nanay ko? Walang katumbas ang pagmamahal ko sa iyong nanay at sa iyo, apo ko. Pero kaya nung saktan. Minsan, kailangan mong magsakripisyo para sa kabutihan ng iba. Kung hindi ba ako sinaktan, matututo ka ba? At patuloy ka sa kagustuhan mong makasalamuha ang mga tao. Laging mananalig ang buhay niya. At yun ang ayaw namin mangyari sa iyo ng nanay mo dahil mahal ka namin. Mahal na mahal ko din po kayo. Baka gusto mo magpa-drive sa isang driver natin dyan. Mag-ikot ka, kuya. I-go shopping. Hindi na. Ito, panggasos mo. Your wife doesn't need to buy anything, Victor. Kompleto na siya sa pangangailangan dito sa bahay. Hindi na niya kailangan ng panggastos. Unless, kailangan ng pera ng lola niya at kapatid. Mama, hindi po nila kailangan ng pera ni Victor. Ofelia, makagalit ako kung hindi mo tinanggap to. Sige na, tanggapin mo na. Sige, kahit 500 na lang. Sigurado ka? Oh. Ingat kayo. Sige. Patayin na, tayo na! Later, let's go! Thank you, Anna. That's the Princess Stella, one of the passenger ships of the Cervantes family. Inaayos ko na ang merger ng company nila at ng company natin. Ma, are you sure we're ready to venture into this? I'm ready for anything, as long as it's a good business opportunity. Ofelia! Oh, kasi kayo, Mama. Oo nga eh, sarap na sarap silang lahat. Siyempre, paborito ko rin yan. Magbebenta ka talaga ng biko sa kumpanya ko? Oh, pwede po sana, Mama, kasi ayoko pong umasa sa pera ni Victor para sa pag-aaral ko ng kapatid ko. Mama, ito, tikman niyo talaga po masarap. Ah, busog na ako eh. Beer! Di ba dati tequila gusto mo? Nagbago na talaga ang taste mo, pare. Lalo na sa babae. Pare, no offense, ha? Ano pa talaga yung nagustuhan mo sa misis mo? I mean, I don't have anything against her. Okay, it's Ofelia. Kaso, pare, alam mo na. Alam mo, Aaron, best friend kita.
Alam mo naman ang pinagdaanan ko sa mga babae. Ano naman? Murong models nga ang duman sa'yo, di ba? What I mean is, alam mo naman yung mga naging karanasan ko sa mga babaeng dinidate ko dati. Yung mga babaeng nami-meet ko sa ganitong klaseng bar. You're Victor Mendez, right? I'm Marla, and here's my number. Call me. That's exactly what I mean, pare. Sa tingin mo ba, makikipagkilala pa sa akin yung babae niyo kung hindi ako si Victor Mendez? Pare, masisisi mo ba sila? Pero alam mo, pare, nung nakilala ko si Ofelia sa Batangas, wala siyang kalam-alam tungkol sa akin. Minahal niya ako bilang ako. Hindi dahil sa pera ng pamilya ko. Pare, mabait si Ofelia. At higit pa dun, totoo siya kung magmahal. I'm sure panatag ang kalooban mo kay Ofelia. Dahil, wala kang magiging kaagaw sa kanya. Dahil wala naman din ang magkakagusto sa kanya. I'm sorry. Pare. I'm sorry talaga. Ma'am, tapos na po ako. Tulungan ko na kayo. Ako hindi na, Raquel. Kaya ko na to. Sige na. Oh, Mama. You're still awake? Yes. How are you? Victor, alam mo, nagsisisi na ata ako sa bagong business venture ng asawa mo. My wife is ready for anything, Mama. As long as it's a good business venture. Lang ang sasabihin ng tao na nagbebenta ng biko ang asawa ng anak ko. Ma, ano bang mahalaga sa'yo? Image or prinsipyo? Nagpapaawala yung asawa mo para kampihan mo parati. Mahirap lang po ang pamilya ko, Mama, pero wala po sa amin ang humingi ng awa. Kung meron man po akong hihingiin, hihingi po ko na pang unawa ninyo. Thank you. Salamat din. Lahat na gambi ko man, oh. Galing mo talang gumawa. Siyempre, special yan. Thank you. Mama. Just look at her, Victor. Napaka-pathetic. Are you going to let her go on like that? Mama, I don't see anyone pathetic. All I see is a perfectly happy woman. Proud of what she's doing. Excuse me, Mama. Punta na ako na opisina. Thank you. This has got to stop right now. Salamat, ha. Bukas ulit, ha. Hindi na. Dahil ngayon pa lang, matatapos na yung kalokohan mo yan. Mama, wala po akong ginagawa masama. You're making a fool of yourself. And a fool of me. At para ano? Para patunayan na may prinsipyo ka. Para ipakita sa kanila na kinakawawa kita, na masama akong biyanan. Mama, wala po akong ganung intensyon. Give me that. Mama, ano gawin? Give me. Oh, please, ayaw ko ito, Mama. Give me. Please, ito lang kapatid. Give this po, to me. Mama! Tama niya! Ofelia! Ofelia, dinudugo ka. Elevator! Dadali kita sa ospital. Tika na. Pero ligtas ang baby natin. Yan ang importante. Ofelia, I'm so sorry dun sa nangyari. Antoy,
Kunin mo nga yung ibang gamit natin sa kwarto. Lola. Tulungan ko na kayo. Ay, hindi kaya ko naman ito. Pasalo mo para sa'yo. Ay, alalayan ko lang kayo. Eh, yung asawa mong alalayan mo. Wow! Ang dito! Halika, porta mo na yan. Sira-sira na eh. Ang ganda! Thank you po, ate! Eh, Lola, ako nga ay nahihiya sa inyo eh. Dahil sinabi ko dito kay Ofelia na re-renta lang namin yung beach house na malapit dito. Re-renta? Nako, hindi. Mabuti pa yung nandito kayo para maalagaan ko si Ofelia. Lola, hindi ko po muna iiwan ang asawa ko. Dito na rin po kayo titira, Kuya Victor? Oo, Andoy. Pero pangsamantala lang. Victor, hindi mo naman kailangan gawin ito eh. Kung nasaan ka, Ofelia, nandun din ako. Paano mama mo? Yung kumpanya ninyo? Alam mo ba kung anong dapat ang iniisip mo ngayon? Ang sarili mo at ang magiging baby natin. Tama-tama ang dating ninyo. Fiesta dito sa atin. May prosesyon mamaya. Sumama ka, Victor. Magdasal ka. Sa mga mata mo, Victor, ang kaligayahan ng magiging isang magulang. Ganyan-ganyan ako nung binadala ko ang ina ni Ofelia, ang kaisa-isa kong anak na si Mariana. Pero nung mawala siya eh, wala rin katumbas ang kalungkutan ko. Pakakaingatan mo, Victor, ang magiging anak ninyo ni Ofelia. Dahil para sa isang magulang, walang kasimpait ang mawala ng isang anak. Corona, huwag kayo mag-alala. Alagaan po namin ni Victor mabuti magiging anak namin. Ganda rin. Wala lang, ganda o. Ayun o. Thank you.
dalawa ng mahal ko sa buhay ang pinatay ng tao. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipaghihiganda yung pagkamatay nila. Anak, nagturo ko rin ang puso ko. Ngunit wala sa kamay natin ang magparusa ng tao. Hayaan na natin. Si Batala ang gumawa nun. Naniniwala pa ba kayo may Batala? Anak. Anong klaseng Batala ang hayaang mangyari yun? Sabihin niyo sa akin, ano? Sa akin ng mahal na Reyna. Paano ka naman magugustuhan ng mahal na Reyna? Kung ano-ano sa naman ka pinagagawa mo. Tsaka pinagbabawal naman ng mahal na Reyna yun. He! Hala! Dikya, kailangan ko ng tulong mo. Gawin mo to katulad ng mahiwagang parents. Anong pinabalak niyo, mahal na prinsesa? Basta, gawin mo ang inuutos ko. Yun na nga ang balak niyo. Sinemat. Malalim na tayo ang iniisip mo.
Iniisip ko kasi kung anong papangalan natin sa anak natin paglabas niya yun. Paglalaki. Pwede ba junior ko? Victor Junior. Pwede, pero pag babae, pwede ba yung parang sa nanay ko? Mariana? Aryana. Gandang pangalan. Kasing ganda mo. Nga. Bola. Ganda ng gabi, no? Malamig. Malamig ba? Malusog siya. He's going to be healthy. A healthy baby girl. Happy anniversary. Diyan natin ilalagay ang picture ni baby Aryana. Mga anak na yata ako, Victor! Ang ibig mo sabihin, binigay mo ang apo ko sa isang taong hindi mo kilala? Sumunta din ang anak ko! Mata sa mata! Ngipin sa ngipin! Ang buhay ng sanggol na to, kapalit ang buhay ng anak ko! Bakit ang anak ko? Bakit? Ano bang nagkakapa?